Pinagpalang araw po, brothers, mga sisters, and one brother. Yun, brothers pala, dalawa sila. Hello? Kumusta po ang mga anak ni El Shaddai? Thanks God! I am blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Ayun, lahat tayo po ay matagumpay, di po ba? Ayun, kasi mahaba-haba po ang ating ang bakasyon nung Chinese New Year, di ba? Yung iba naka-apat, yung iba naka-5, yun. Sana nag-enjoy po tayong lahat at maraming mga natanggap. Ayun. Meron po ba tayong baguhan? Darating! Ayun, darating. Kung wala po tayong baguhan, patuloy na po tayo sa sharing portion. Tayo po ba lahat ay pinagpala? Amen! Amen! Lahat po tayong pinagpala. Amen po ba? Pagising pa lang natin sa umaga ay tayo na po ay pinagpapala ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Ngayon, tatawagan ko po sino po ang mauna po dito sa harapan upang ipahayag ang kanyang pagpapala sa kanyang buhay. Yung mga natanggap po natin, yung mga nakaranasan natin, pwede po nating ibahagi para sa ganun naman ay malaman ng ating mga ka-prayer partner para ito po ay gawing daan patungo sa tagumpay. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, sino po ang mauna? Ay, si Sister SP. Sister SP, come. Sabi ko ayaw ko magpatotoo, pero papatotoo ko lang po yung blessing ni Yahweh El Shaddai. Bagamat hindi po ganun kalakihan yung nakuha naming laisi, pero sabi nga, maliit o malaki, dapat natin ipasalamat kay Yahweh El Shaddai. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa loob po ng 18 years ko dito sa Hong Kong, coming to 19. Matatapos na po ako, 5 months to go. Kaya pagpupurgod na po ako. Thank you kay Yahweh El Shaddai kasi po sabi nga nila, kapag sabi ng brother dati, pag pinapauwi ka na ng pamilya mo, ibig sabihin, umuwi ka na. Kaya sabi ko, oo nga naman, hindi natin mauubos yung dollar sa Hong Kong. Kaya thank you Yahweh El Shaddai dahil parang nabunutan na rin po ako ng tinig kasi nga po sa mga obligasyon natin dito sa ano natin, sa amo natin, sabi natin, parang sa tagal natin, parang hindi natin kayang iwan. Pero sabi nga, nandito ka dahil sa pamilya mo, uuwi ka dahil din sa pamilya mo. Alin ang mas mahalaga, ang dollar o ang pamilya mo? Siyempre po, pipiliin natin pamilya muna. Kaya thank you kay Yahweh El Shaddai. Tapos po, nagpapasalamat din po ako kay Yahweh El Shaddai kasi po sa tagal ko rin po dito sa Hong Kong, gusto ko rin po ipasalamat dahil po sa mga blessing na binigay ng amo ko sa akin, sa amin. Yung sa akin po, talaga pong ikinip ko. Kaya thank you kay Yahweh El Shaddai. Tapos po, nung nakarang linggo po, mayroon po akong nakita na, what's? Sabi ko, wow, ang ganda. Sabi ko gano'n. Pero napakamahal po ng presyo niya, nasa 2,100 Hong Kong dollar. Convert nyo po yung sa peso, napakalaking halaga. Pero alam nyo po, thank you talaga rin kay Yahweh El Shaddai dahil po sabi nga nila kapag gumawa ka ng mabuti, babalik sa iyo ng mabuti. What you reap is what you sow is what you reap. Kaya po mayroon pong nag-sponsor, nagbayad po. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi po ako karapat-dapat, pero sabi ko, kapag ikaw po ang kumilo sa buhay ko, sa buhay namin, napaka the best. Kaya thank you Yahweh El Shaddai dahil po makukuha ko na po siya dahil nga po may nagbigay ng pangkumpleto doon sa alahas na kinuha ko. Thank you Yahweh El Shaddai sa lahat-lahat po, sa lahat ng blessings, sa pamilya ko, ganun din po sa Pilipinas. Thank you. At alam ko po, kayo rin po mga sister, lagi ko pong ipinagpipray lahat po ng mga tao na kasama ko sa ganitong gawain ay i-bless ni Lord. Siksik, liglig at umaapaw. Thank you Yahweh El Shaddai. Amen. Maraming salamat, Sister SP. Yan, uuwi na si Sister SP para sa ganun kanyang namnamin
ang pag-ibig ng kanyang pamilya. Enjoy Sister SP in after 5 months, di ba po? Ngayon naman, ang susunod si Ate Elsa. Good afternoon po sa ating lahat. Magpapasalamat lang ako sa ating Diyos na buhay dahil bukas ang birthday ko. Sa awa ng Diyos, binigyan pa ako ng marami pang birthday na dumating sa buhay ko. I'm already 63 years old. Parang 40. Dahil pag naglilingkod tayo kay Lord, kahit ano, baguhin yung mukha natin, kahit matanda na, sa tingin ng mga tao, bata pa. Amen. At magpapasalamat din ako kay Yahweh El Shaddai sa mga blessings na natanggap ko at sa laisi ko, Kong Hipachoy. But before, medyo malaki-laki kasi nandoon pa yung amo naming pangalawa. Ngayon, kalahati na lang ang binigay at this mayroon. Pero kahit kalahati, almost normal na sahod sa mga katulong ngayon. Thanks God! Happy and prosperous talaga. Salamat Panginoon, salamat sa lahat. Amen. Amen. Yan si Sister Elsa. At happy birthday po ulit. At nag-enjoy po yan nung trip niya sa Macau. Ayan. At talagang masayang-masaya siya. Ibinahagi niya sa amin ang kanyang katuwaan. Ngayon naman po ang susunod, si Sister Jenny B. Yehey! Woo! Jolly! Uy. Pinagpalang hapon po sa lahat. Ako pa yung magpapasalamat kay Yahweh Shaddai. Totoo nga po kapag naglingkod tayo kay Lord, talagang siksikliglig ang ibibigay niya sa atin. Kahit may mga nakaranasan, pero si Lord ay hindi talaga nagkulang sa atin. Amen. Tapos, nagpamedical po ako ng aking buong katawan. Thanks God naman, lahat-lahat ay clear. Yung akala ko na meron akong sakit, thank you Lord, at binigay mo sa akin ang kalinisan. Sa aking katawan, Lord, thank you. Amen. Nagpapasalamat po ako sa aking mga amo na hindi ko po ito nung last week nung nag-share ako po. Nagpapasalamat po ako sa blessing na ibinigay ni Lord sa akin. Sa aking mga amo, patuloy na wa sila bigyan ng kalakasan at kabaitan sa akin po. Kasi nung pag-uwi ko po, hindi ko po akala na ibibigyan nila ako ng malaking pera, kaya po ako nagka-utang-utang sa akin amo. Ang naisip ko na sa kanila ako kukuha kasi nandyan po ako sa kanila. Hindi ko po na-expect na bibigyan nila ako ng ganung kalaking pera para sa mother ko po. Yun po ay binigyan nila ako ng 50,000 maliban po sa utang ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan nila ako ng amo na ganun kabait. Thank you, Lord. Tapos, maraming salamat, Lord, sa blessing na ibinigay mo sa akin na siksikligleg ngayong Kong Hipachoy. Thank you so much. Amen. Maraming salamat po, Sister Jenny B. Yan, manalig lang po tayo. Kano naman po ang ating karanasan ay parte po yung ng ating buhay. May oras po ba, Pabas, brother? Ayun, wala na po tayong oras at patuloy po tayo sa praise and worship. Ang opening prayer, Sister Jumalda, at ang pangungunaan ni Sister Jenny B. Sister Mai. Ayun, sa samahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos at mapagpalang Ama, na lumikha ng langit at lupa, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Muli Panginoon, maraming pong salamat Lord, muli sa panibagong pagkakataon ito Lord na muli ipinagkalob niyo po sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. At muli narito po kami, Panginoon, nagkakaisa,
Muli, Lord, humingi ng iyong pagpapatawad at inaamin na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya naman, Lord, ang aming hiling ay ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At muli, narito kami nagkakaisang humihingi muli sa iyo ng muling pagpapala mo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang susunod mong sandali sa gawaing ito. Muli, Panginoon, amin pong itinataas sa iyo ang iyong lingkod na iyong sinugo pang maghayag ng iyong magandang balita. Pangunahan niyo po siya, Panginoon, sa lahat, Lord, ng kanya po, Lord, na ihahayag sa oras na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong banal at buhay na salita. Loobin mo, Panginoon, na ito po, Lord, ay magrima sa bawat isa na makapakinig ng iyong magandang balita. At ito ay magiging kalakasan sa pusong nangihina dahil sa iba't ibang mga problema. At muli, naway padalan mo ng libo-libo mong anghel ang lugar na ito upang walang makagambala sa aming pakikinig at pakikiisa sa pakikinig ng magandang balita. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat po, Lord, ng may mga daladalang prayer requests na isulat man po nila ito, Panginoon, at hindi pa. Sumasampalataya kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na buhay na siyang higit nakakaalam sa lahat ng aming mga pangangailangan. Patuloy namin, Panginoon, itinataas sa inyo. Ganun din po, Lord, sa mga nakakaisa namin sa pakikinig sa iyong gawain na ito, Lord. Hindi maiksi ang iyong kamay upang abutin mo po, Panginoon, ang higit na nangailangan ng iyong pagpapala ng ganap na kagalingan sa anumang uri ng karamdaman. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na buhay na siyang magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. At lahat, Lord, ang aming mga kahilingan, ito'y amin na po itong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. At patuloy mo, Lord, na pagpalain ang bawat isa. Loobin mo, Panginoon, na maging bukas ang aming tainga upang magkaroon kami ng konsentrasyon sa pakikinig nito ng iyong magandang balita. At ngayon pa lamang, Panginoon, anuman ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon, amin na po ito, Lord, na pinasasalamatan. Inaangkin ang iyong ganap na katugunan na ito'y ayon lamang sa iyong kalooban. Sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus na siyang nagahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. God is good all the time. And all the time. God is good. Amen. Patuloy po tayo. Taas po natin ating mga kamay. Tandaan ang pagsuko sa ating Panginoon. Patuloy po tayo magpakumbaba. Samahan ng banal na Espiritu na siyang manguna sa atin. Amen. You deserve the glory, O God. You are holy name. You are great and mighty God. Amen. Hallelujah. 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 Our
Dapat ibalik natin sa ating Panginoon ang pagmamahal na para sa Kanya. Amen! Handa na pong magpuri ang lahat? Amen! Hallelujah! Huwag na huwag mag-alinlangan, bagkus ialay natin sa ating Panginoon. Amen! Amen! Ang pagmamahal na narapat sa ating mga kapwa, ganun din sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Hallelujah.
Patuloy po tayo. Taas natin muli ang ating mga kamay. Tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Hindi nagkulang ating Panginoon, kaya patuloy po tayong magpakumbaba at isuko ang lahat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kahit ako'y nangangamot
Sarili sa pakikinig ng mabuting balita at ang gagamitin na ating kapatid, Brother Nicomedes Cabello. People could not see, but Messiah ought to be.
Sa langit, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Sa mabuting balitang darating sa aming mga puso na alam naming magpapala sa lahat ng bagay na kailangan ng aming buhay. At sa dakong ito na aming kinatatayuan, aming inaangkin ang masaganang buhos ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagdadaan Diyos na Diyos na pag-ibig. Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Isang pinagpalang buhay, mga kapatid, sa Panginoon Thursday Group. At kayo pong lahat na kasama namin sa virtual fellowship sa oras na ito, saan man dako kayo naroon, patuloy tayong abutin
ng kamay ng makapangyarihang Diyos at patuloy nating maranasan ang tugon sa lahat ng bagay na kailangan ng ating mga buhay. Ipagpatuloy po natin ang pagninilay ng salita ng Diyos at ating tunghayan ng ating daily gospel. Ebanghelyo ng Panginoon mula sa sulat ni San Lucas, Kabanata 9, talata 22 hanggang 25. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata na maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi pa niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makanta man niya ang buong sanlibutan? Kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay, ano nga mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Glory to God, glory to Jesus. Pwede na po kayong magsiupo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos na buhay. At patuloy po tayong magpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa oras na ito, ang Kanyang salita ay patuloy na darating sa ating puso at patuloy nating maunawaan ang layunin po ng paghahatid na mabuting balita. At sa gospel na ating tinunghayan, mga kapatid, ang pinaka-key verse po na nais kong ihatid sa inyo, ang pagkakasabi ng Luke chapter 9 verse 24 and 25. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Yan pong salitang ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit noon. Lose your life to save it. Kung babalikan po natin ang Luke chapter 9, na pinagmulan ng gospel na ating binasa sa itaas, mga kapatid, tinanong po ng Panginoon ang kanyang mga alagad kung sino ako para sa inyo. Sumagot si Pedro na ang kanyang sinabi, ikaw po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi po ng Panginoon pagkatapos yung kanyang kamatayang babatahin. At sinabi ng Panginoon sa mga taong kanyang kausap, kung nais niyong sumunod sa akin. Kung papansinin po natin ang gospel, mga kapatid, tamang-tama ito sa Lenten season ng ating buhay. Paano po tayo susunod sa Panginoon? Dahil katunayan, kapag pumasok na yung Ash Wednesday, mga kapatid, madalas nating mapapakinggan sa mga gospel na ating binabasa, yung salitang self-sacrifice. Kasama na yung fasting, kasama na po yung paggawa ng mabuti. Bakit, mga kapatid? Sapagkat nais ng Diyos na yung kanyang pinagdaan ng ministry ay pagdaanan po natin ngayon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Hindi sapat, mga kapatid, na sabihin nating naniniwala tayo sa Diyos. Kailangang sumusunod tayo sa Kanyang kalooban.
Hindi sapat na sasabihin nating church goer tayo, nagsisimba ako, nagmimisa ako. Kailangan mga kapatid 24 hours ng buhay na ito nakatalaga sa Diyos. Yamang alam natin, siya naman ang nagbigay ng buhay natin. Siya ang nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. At kung ina-acknowledge po natin sa ating buhay na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay galing sa Diyos, dapat ang buhay na mayroon tayo, itinatalaga natin sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya ang gospel po natin mga kapatid ay a call to discipleship, tawag para maging alagad ng Panginoon. Hindi ka lamang believers, hindi ka lamang churchgoer, kailangang maging alagad ka ng Panginoon. At dito po sa gospel natin, meron tayong tatlong bagay na dapat ilagay sa ating puso upang tayo maging alagad ng Panginoon. Una, binabanggit mga kapatid, yung salitang self-denial. Tawag sa pagiging alagad ng Panginoon, una, involves self-denial. What is self-denial, mga kapatid? Self-denial means you are willing to lose everything in order to gain Christ. You are willing to lose everything in order to gain Christ. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 7 and 8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtam ko lamang si Kristo. Kung babalikan po natin ang Philippians chapter 3, verse 7 and 8 na aking binasa, galing po ito kay Paul. Si Paul, na naging mangangaral sa mga Hentil, ang background ng kanyang buhay ay masasabi po nating napakainam bilang isang Pariseo, miyembro ng Sanhedrin mula sa lipi ni Israel o sa lipi ni Benjamin. Kung titignan po natin ang background ni Paul bago nangaral ng salita ng Diyos sa mga Hentil, napakaganda ng kanyang resume. Pero nang sabi ni Paul, ang mga bagay na pakinabang ko sa mundong ito ay inari kong kalugihan, makamtam ko lang ang pinakamainam, walang iba kundi si Jesus na aking Panginoon. Kaya ang kahulugan po ng salitang self-denial means you are willing to lose everything in order to gain Christ. Kaya nga sabi ng gospel natin ay ganito, yung buhay na mayroon tayo, kung iaalay natin sa Diyos at pakiwori natin, ay mawawala ito, doon tayo magkakaroon ng buhay na pakinabang sa harapan ng Panginoon. Kapag sinabi pong involved self-denial, ito yung mga nakapaloob dyan. Gising pa ba kayo? Amen! Una, mga kapatid, yung salitang denying worldly values. Denying worldly values. Romans chapter 12 verse 2, the Bible says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kapag sinabing self-denial, ang unang nakapaloob dyan, mga kapatid, denying worldly values. Ikalawang nakapaloob, mga kapatid, yung salitang taking a stand
in your family it need be. Ganito yan, ibig sabihin. Anong mas mahalaga sa iyo? Pamilya o pagsunod sa kalooban ng Diyos? Halimbawa, nung unang panahon, magkakasama kayo ng pamilya mo sa Tong Eats. Dumating ngayon ang pagkakataon ng gospel ng Panginoon ay nalagay sa iyong puso at ang sabi mo, hindi na ako dapat magsugal. Dapat sumunod ako sa kalooban ng Diyos. Nangagalit ngayon ang iyong pamilya. Sabi sa iyo, hindi ka namin babatiin. Galit na tayo kung hindi mo kami sasamahang mag-tong its. Ano ang gagawin mo? Taking a stand in your family if need be. Kung kinakailangan na manindigan ka sa iyong pamilya para sa Diyos, manindigan ka, yan po ang nakapaloob sa salitang self-denial. Letter C, mga kapatid, willing to lose your life if need be. Sabi ng Luke chapter 14 verse 26, hindi maaring maging alagad kong sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. May salita naman pong if need be. Willing to lose your life kung kinakailangan. Yung salitang kinakailangan, kailangang mas priority mo ang Panginoon kaysa sa mga bagay na ikasisiya ng iyong buhay. Tignan po ninyo ito. May mga missionary na nagpupunta sa iba't ibang lugar, kahit mapanganib ang buhay nila, ihatid lang ang mabuting balita. May mga misyonaring nagpupunta ng bundok upang ihatid sa mga kapatid nating makakaliwa ang gospel ng Panginoon para ma-save ang kanilang kaluluwa. Nakataya buhay, mga kapatid. Pero dahil gusto mong sumunod sa Panginoon, willing to lose your life if need be. Letter D, mga kapatid. Under po ito ng salitang involves self-denial. Letter A, denying worldly values. Letter B, taking a stand in your family if need be. Letter C, willing to lose your life if need be. At ang letter D, willing to give up your wealth if need be. Sa ating sariling wika, handa kang ibigay maging ang iyong kayamanan kung kinakailangan. Luke chapter 18 verse 22, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukhang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sino pong kausap ng Panginoon? Sa Luke chapter 18 verse 22 na aking binasa, yung binatang mayaman. Ang sabi ng binatang ito sa Panginoon, ano po ang bagay na dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, alam mo mga utos. Sagot po ng mayaman, mula pagkabata pa, ginagawa ko ng bagay na yan. Ang sabi ng Panginoon, may kulang pa sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukhang pinagbilhan. Bakit ito ang dealing ng Panginoon sa mayaman na ito? Sabagkat yung mayaman, mga kapatid, na lumapit sa Panginoon, yung kanyang wealth ang priority ng kanyang buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, willing to give up your wealth if need be. Kung kailangang ibigay mo, bakit? Mga kapatid, hindi naman natin may babaon sa uhukay ang yaman na mayroon tayo. Kung mayroon kang maluwang na lupain sa ngayon, pagdating ng panahon, kapirasong lugar lang ang kailangan mo o baka isang base lang ang kailangan mo na paglalagyan pag dumating na yung panahong tinawag tayo ng Panginoon.
ang mga bagay na mayroon kayo ngayon, i-enjoy ninyo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung hinihingi para sa Panginoon, ibigay po natin. Dahil ang sabi ng gospel, ang naghahangad ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoon ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po yung una, mga kapatid, involves self-denial. Ikalawa, a call to discipleship, tawag sa pagiging alagad ng Panginoon. Ang ikalawa, mga kapatid, ay involved cross-bearing. Sabi ng Luke chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Yun po yung self-denial. Ang sumunod, sabi ng Panginoon, pasanin araw-araw ang kanyang cross, o ang kanyang cross involved cross-bearing. Pagpasan ng cross araw-araw. Ano po ang kahulugan nito? Letter A, mga kapatid, willingness to endure persecution. Kapag lingkod ka ng Diyos, alagad ka ng Panginoon, kaya mong tanggapin ang persecution, ang intriga, laan ka na kahit pagwikaan ka ng pangit na salita, kahit siraan ka, sumunod ka lamang sa Panginoon, laan kang ibigay ang iyong sarili sa Panginoon. Yung mga workers po natin na nagtagal sa gawaing ito, at ngayon, nakikita niyong napipino ang kanilang mga karakter, dumaan po yan sa maraming persecution. Dumaan yan sa maraming intriga. Dumaraan yan sa maraming pagkikinis ng buhay. Pero kapag nadaanan mo ang mga persecution na ito, dumating man ngayon, intrigahin ka man, nangingiti ka lang, sapagkat alam mo, bahagi yan ng iyong pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya walang atrasan, mga kapatid, araw-araw. Willingness to endure persecution. Sabi po ng Acts chapter 20 verse 25, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag na mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ko sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Yung Acts 20:24, mga kapatid, ay sa unahan, kung babasahin po natin, maraming persecution na pinagdaanan ng mga lingkod ng Diyos. 34 years na po ako sa ministry. Ngayon, kapag dumaraan sa akin ang persecution, ang intriga, nangingiti na lang ako. Bakit? Kasi pinagdaanan ko na nung unang panahon. Minsan nga papunta ako sa isang probinsyang aking pangangaralan, narinig ko, sabi doon, ay ang pangit ng preacher na pupunta sa atin. Hindi po ako nainis, hindi ako nagalit. Bakit? Wala silang ebidensya. Buti na lang nagising kayo, mga kapatid. Hindi ko alam kung pinagtatawanan nyo ako, pumapayag kayo. Pero ang gusto kong sabihin, anumang intriga, you are willing to endure persecution. Kahit sabihin po nating ang paglilingkod sa Diyos ay bed of roses, alalahanin natin may tinik po ang rose, mga kapatid. Pero masarap maglingkod sa Diyos dahil alam mo, ang dulo ng iyong pupuntahan ay tagumpay na galing kay El Shaddai. Amen. Letter B, mga kapatid, ng involved cross-bearing ay ganito, willingly to suffer for the gospel.
willingly to suffer for the gospel. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 20 and 21, ang aking pinakananais at inaasahan ay wag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Yung Philippians chapter 1, 20 and 21 na aking binasa, sinulat po ito ni Pablo samantalang siya'y nakakulong. Naroon siya sa lugar ng Roma na house arrest siya. Hindi siya pwedeng lumabas, mga kapatid. Ikinulong siya, pero nakasulat po siya ng 4 chapters and 104 verses ng Book of Philippians, at ang pinakatema ng pagsusulat ni Pablo ay ang salitang rejoice in the Lord always, and again, I said rejoice. Isipin nyo, isang taong nakakulong, pero nagawa pang magbigay ng inspirasyon sa iglesia ng Pilipos. Bakit? Kapag sinabi pong endure, kapag sinabing carry your cross or involve cross bearing willingly to suffer for the gospel. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Minsan, nagre-reklamo tayo sa buhay na mayroon tayo ngayon. Kapag tinitignan mo yung palad mo na may kalyo, minsan iniisip mo, bakit ganito ang buhay na mayroon ako? Pero isipin nyo, mga kapatid, yung sitwasyon na mayroon tayo ngayon, deserving tayo. Bakit? Matitigas din minsan ang ulo natin. Nagkakulang din tayo at nagkakasala. Kaya kung may kalyo man yung ating mga palad, pwede nating sabihin sa palad mo, dapat lang kasi may magandang bukas na naghihintay para sa iyong pamilya. Pero ang Panginoon, hindi po kalyo mayroon sa kanyang palad, butas ng pako alang-alang sa ating mga kasalanan upang hanguin tayo sa sinumpang buhay. Isipin nyo, sabihin ko nga ulit, deserving tayo kung may tiisin tayo kasi minsan matigas ang ating ulo. Pero si Jesus, hindi siya deserve na ipako sa krus sapagkat hindi siya nagkasala. So kung dumaraan man tayo ngayon sa tinatawag na suffering para sa gospel ng Panginoon, makibahagi tayo ng tiising pinagdaanan ng Panginoon. Ako bilang ama sa bahay, sa pamilya, provider po ako ng kaning kakainin ng aking mga anak. Habang naroon sila sa loob ng aming tahanan, pananagutan ko yung kanin o pagkaing ilalagay sa kanilang mga bibig. Pero ang sabi ko sa mga anak ko, makibahagi kayo sa aking obligasyon at tiisin, huwag kayong magsasayang ng kanin. Kaya yung mga anak ko, talagang malinis po yung pinggang pinagkainan, parang hinilamusan ng pusa. Bakit? Kasi nakikibahagi sila. Maliit lang yon, mga kapatid. Ganyan din ang suffering para sa gospel ng Panginoon. Makibahagi tayo. Dahil ang katotohanan, lahat ng pinagpagalan mo at nakarating ka sa tagumpay, ang sarap isigaw sa mundong, nagtagumpay ako dahil pinagpagalan ko. Naintindihan nyo ako, mga kapatid? Letter C. Under po ito ng salitang involves cross-bearing. Letter A, willingness to endure persecution. Letter B, willingly to suffer for the gospel. And letter C, willingly to lay down life for a cause. Handa kang ialay ang iyong buhay sa layunin ng pagkatawag sa iyo ng Panginoon. 2 Timothy chapter 4, 5 to 7. Kaya
maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. Yan po ang bilin ni Paul kay Timothy bago ibalik ni Paul ang kanyang buhay sa Diyos. Willingly to lay down life for a cause. Ano yung panawagan sa atin ng Panginoon? Bago po ako tawagin ng Diyos sa gawaing ito, dumaan din ako sa bisyo ng pangkaraniwang kabataan. Natuto po akong uminom, manigarilyo, mag-take ng drugs nung lumang buhay ko. Pero nung tinawag po ako ng Panginoon sa ganitong paglilingkod, tuloy-tuloy po yan. Lahat ng bisyong pinanggalingan ko nung unang panahon, pinutol ng Panginoon. At mula nang ako'y mag-full-time sa ministering ito, 34 years na mga kapatid, hanggang ngayon tuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mayroon po akong pamilya, 6 na anak, madalas kong iwanan. Ito po yung 5th pagkakataon na na-assign ako sa abroad na inabot po ng 2 years. Pero ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, wala pong oras na sayang sa paglilingkod sa Diyos. Walang oras na sayang ng inyong pag-upo sa gawaing ito. Dahil habang nakaupo kayo ngayon, kahit medyo malamlam ang inyong mga mata, alam ko may biyayang inilaan ang Diyos sa inyong buhay. Amen. Kahit mukhang ito'y inaantok kayo, habang ako'y nakatayo sa harapang ito, inspirado ako. Bakit? Baka kagabi hindi kayo nakatulog. Ngayon kayo makakatulog, edi ginamit ako ng Diyos para mapahinga kayo. Pero gising naman kayo. Ano yung 3? Willingly to lay down life for a cause. And then, yung susunod pong word, sabi dito, puntahan natin yung gospel natin. Sabi dito, at sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, una, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ikalawa, pasanin araw-araw ang kanyang cross. At ang 3, at sumunod sa akin. Ang kahulugan po ng salitang following Christ means following His footstep. Ang pagsunod kay Kristo ay pagsunod sa landasing dinaanan ng kanyang buhay. Binanggit ko sa inyo kanina yung binatang mayaman. Nagkatagpo po sila ng Panginoon sa boundary na kung saan ang Panginoon papasok ng Jerusalem upang ialay ang kanyang buhay. Yun ang tanong ng lalaki. Anong bagay na dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Anong gustong sabihin ng Panginoon? Hindi lamang ibenta yung kanyang ari-arian. Samahan mo ako sa Jerusalem. Samahan mo ako sa persecution. Kasi maraming Kristiyano gusto lang kasama ang Panginoon sa Capernaum. Pero kung papasok na sa Jerusalem, nagpapaiwan sa Capernaum. Ano po ba yung Capernaum, mga kapatid? Ito yung lugar na kung saan maraming himalang ginawa ang Panginoon. Subalit ang makatagpo ng Panginoon ng lalaki, huwag kang manatili sa lugar niya. Samahan mo ako. Sumunod ka sa akin. Bakit? Ang salitang following Christ means following His footstep. Kung dumaan kayo sa blessing, nang katagpuin kayo ng Panginoon sa gawaing ito, kahit dumaraan kayo sa persecution, hindi kayo dapat humiwalay sa Kanya. Kasi nung bago pa lamang tayo dito, dami nating problema, inayos ng Panginoon. Sabi mo, Lord, salamat na sumpungan kita every Thursday, Lord. Pupunta ako sa gawain mo, makikinig ng iyong salita. Habang tumatagal, nagkakaroon ka ng persecution.
nagkakaroon ka ng intriga? Ano ang sinasabi mo sa iyong sarili? Lord, bakit ganun? Nung una, okay naman. Yung mga kasister na nakikita ko, good vibes naman kami. Pero bakit ngayon, sila ang tila nagbibitaw ng pangit na salita sa akin? Ang tanong, titigil ka ba? O magpapatuloy ka gaya ng ginawa ng Panginoon na alam niya pagpasok sa lugar ng Jerusalem, ipapako siya. Pero hindi sinabi ng Panginoon sa Ama, Ama, dito na lamang tayo sa Capernaum, huwag mo na akong ipasok sa lugar ng Jerusalem. Ang ikatlo, mga kapatid, following Christ means following His footsteps. At ito po ang kahulugan. It is a continual pattern of obedience. Hence, through the good and difficult times, follow Christ. Systematic obedience to the teaching of the Word. At ito po ang blessing, mga kapatid. 2 Timothy chapter 4, verse 8, kakamtam ko ng korona ng pagtatagumpay, at sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. So my dear brothers and sisters, hindi po nasasayang ang lahat ng bagay na gagawin natin para sa Panginoon. Darating ang panahon na ang Panginoon ang makapangyarihang hukom ang magpuputong ng korona sa atin. Amen? Kaya ulitin ko ang title ng ating pinag-aralangan, Lose Your Life to Save It. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po tayong lahat. At sa oras na ito, patuloy nating ialay ang ating dalangin, mga prayer requests, at mga bagay na gusto nating ihatid ng Diyos sa ating buhay. Oh,
hayain ang dalangin sa puso ng aking mga kapatid, ang mga mahal sa buhay namin. Nais po naming maihatid sa isang matagumpay na bukas, patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo ang kanilang tahanang pinaglilingkuran, mga employer. Patuloy mo pong ihatid sa amin ang kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming physical na katawan. At maging ang pinansyal naming pangangailangan, pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama. At pagpalain mo po ang handog ng iyong mga kapatid, ng aking mga kapatid sa iyong gawain. Ibalik ng higit sapat na pangangailangan ng kanilang buhay. O Diyos, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Let us give thanks with a grateful heart. Ng pasasalamat sa Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanyang Panginoon, huwag katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitak. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaras. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malaway na pagpapak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Minsan o pamang darating na salot pagkagat ng lilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsangka. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taas. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leong mababais. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y ikilanlim.
Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ang mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. As always, see you next Thursday and see you tomorrow. Dito po sa